Ngayong umagang ito ay pag-uusapan ho natin yung K-12 review. Magfo-focus ho tayo sa mother tongue concept na nakapaloob po sa K-12 system o K-12 law ho natin. Kayo lahat ako. Iba ho yung nararanasan ng ating mga guro, supervisors at superintendents sa Tagalog speaking areas at iba rin po ang nararanasan ng ating mga guro sa labas po ng Tagalog speaking areas, particularly ho dito sa Region 1, Region 2 and some portions of Region 3. Itong mga nakaraang taon, naririnig ho natin, nakikita ho natin, maraming mga international large-scale examination, yung mga PISA, TIMSS, CPLM, ang learner performance ho natin ay hindi maganda. Yan din po ang dahilan kaya natin binuo yung Education Commission para tingnan naman yung learner performance. Pero dahil dito po sa hindi magandang output o hindi magandang resulta po ng learner natin dito sa mga examination, isa po sa mga nakikita dyan ay yung mother tongue. Kaya yun din po yung aming pinag-aaralan. Ito ba ang learner performance at mother tongue? May relasyon ba? Fear ba na gamitin natin ang mother tongue na isa sa mga dahilan kung bakit hindi po magandang learner performance po natin? Yun po ang hinahanap naming ebidensya. Di ko na upapain dahil nga itong araw na ito ay para mapakinggan kayo at importante ho na marinig ho namin sa inyo ang katotohanan at yung nangyayari on the ground. Para ho, dito ho kami gagawa ng aming rekomendasyon at sariling opinion. So maraming salamat po. Thank you.